Matapos may pasara ang ABS-CBN ay tila well-prepared ang chairman nito na si Gabby Lopez III matapos mapag-alaman na naka-pull out na ang lahat ng kanyang multi-million shares sa ABS-CBN Corporation. Ito ang trending na balita na umani ng samot-saring reaksyon sa Twitter, Facebook at Instagram na inilabas mismo ng isang entertainment portal site na last year pa pala nagkaroon ng preparation si Gabby Lopez na hanggang ngayon ay tila na i-pull out na niya ang lahat ng investment nito sa buong ABS-CBN Corporation. Ayon mismo sa source na ibenta na umano ni Gabby Lopez ang higit sa 49% nito na shares sa buong ABS-CBN Corporation na matagal na nitong pinagplanuhan bago pa man maisara ang ABS-CBN. July 10, 2020 nga nang maipasara ang Kapamilya Network at magpaksa hanggang ngayon ay marami pa ring Kapamilya artist, fans at supporters ang nagwiwelga sa loob at labas ng ELJ building ng ABS-CBN Broadcasting Center na sana'y mabigyan pa rin sila ng prangkisa kahit pa ba na pagdesisyonan na ng House of Representatives na ibasura ang franchise renewal ng ABS-CBN. Tila wala raw kaalam-alam ang mga Kapamilya artist at supporters na ito na naisahan na sila ni Gabby Lopez matapos nga i-pull out ang 49% nitong share sa buong ABS-CBN Corporation. Ito ang tila pagbubulgar ng isang entertainment portal site matapos mapatunayan na last year pa nagkaroon ng paghahanda si Gabby Lopez kung sakali mang hindi ma-renew ang prangkisa nila na tila nahaharap ngayon sa patong-patong na kaso. Narito ang ilang updates na kung saan may pruweba na tila na ibenta na ni Gabby Lopez ang kanyang mga shares at umalis na ng Pilipinas kaya't makikitang hindi siya apektado sa pagsasara ng ABS-CBN. Even ABS-CBN Chairman Emeritus Eugenio Lopez III apparently believed in the saying that a bird in the hand is worth two in the bush. Gabby Lopez, as it turned out, had quietly taken out his modest nest egg in the more controversial sister company, just at the PDR foreign ownership issue of ABS-CBN Holdings was heating up. Lopez, who holds both U.S. and Filipino passports, had 1.34 million shares of ABS-CBN Holdings as of June 2018. By March this year, the Filipino-American had disappeared from shareholders' list without any disclosure from ABS-CBN Holdings as to when Gabby Lopez had made the disposal. Based on other regulatory disclosures, the former ABS-CBN president and chief executive transferred his ABS-CBN Holdings shareholders to an unknown party sometime in the third quarter of 2019. Makikita sa official list ng mga shareholders ng ABS-CBN Holdings Corporation na July 9, 2019 ay meron pa ring 1.34 million shares si Eugenio Lopez III. Ngunit October 14, 2019 ay tila nag-zero balance na o wala ng shares si Gabby Lopez III sa buong ABS-CBN Holdings Corporations at na-pull out na bago pa man magsara ang ABS-CBN. Sa rebelasyong ito ng maraming social media networking site, kumpirmado na tila well-prepared si Gabby Lopez kaya't hindi raw masyadong apektado nang maisara ng Kongreso ang ABS-CBN. Maraming netizens ang nagkomento sa nasabing balita, lalo na ang dating empleyado ng ABS-CBN na diehard Duterte supporter na si Jay Sonza na hindi napigilang mag-post sa kanyang official Facebook page. Jay Sonza posted on his Facebook account saying, "Alam nyo ba, si Eugenio Gabby Lopez III, last quarter ng 2019 at March 2020 pa lang na ibenta na lahat ng kanyang shares sa Lopez Holdings. Ang Lopez Holdings ang may hawak ng 49% shares ng ABS-CBN Broadcasting Corporation o Kapamilya Network. O ano, nasurpresa kayo ano? Is this a simple case of goodbye, Fox? You take care of yourselves." And I quote. Ang balita na ito ay kinagulat nga ng maraming netizens lalo na ng mga ilang supporters ng ABS-CBN na tila iniwan sila sa ere ng mismong chairman ng ABS-CBN na si Gabby Lopez III. Komento ng mga netizens, kaya pala tila walang imik si Gabby Lopez matapos ngang desisyonan ng House of Representatives na hindi na marirenew ang kanilang beloved network na ABS-CBN. Sa naging revelasyon na ito,
na nilinaw mismo ng isang entertainment portal site na pinull out na ni Gabby Lopez ang lahat ng kanyang mga shares matapos ngang maipasara ang ABS-CBN at tila naging playing safe at inuna ang kanyang sarili. Ano ang inyong opinion at reaksyon? Huwag kalimutang magkomento. Maraming salamat sa inyong panunood.